In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. And with your spirit. As Jesus and his disciples travel to Jerusalem, their journey is interrupted by an experience of Jesus, transfiguration. Up on the mountain, the three disciples get a glimpse of their master's future glory. The experience lasts but a few moments, but it is a source of fresh courage and new strength that will sustain them before the scandal of the cross. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have gravely sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I failed to do. Through my fault, therefore I ask Blessed Mary, every virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest.
mysteries of faith by the witness of the fathers, and wonderfully prefigured our full adoption to sonship. Grant, we pray, to your servants that listening to the voice of your beloved Son, we may merit to become co-heirs with him, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Daniel. As I watched, thrones were set up, and the ancient one took his throne. His clothing was snow bright, and the hair of his head as white as wool. His throne was flames of fire, with wheels of burning fire. A surging stream of fire flowed out from where he sat. Thousands upon thousands were ministering to him, and myriads and upon myriads attended him. The court was convened and the books were opened. As the visions during the night continued, I saw one like a son of man coming on the clouds of heaven. When he reached the Ancient One and was presented before him, the one like a son of man received dominion, glory, and kingship. All peoples, nations, and languages served him. His dominion is an everlasting dominion that shall not be taken away. His kingship shall not be destroyed. The word of the Lord. Thanks be to God. Because you, O Lord, are the Most High over.
A reading from the second letter of Saint Peter. Beloved, we did not follow cleverly devised means when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ. But we have been eyewitnesses of His majesty, for He received honor and glory from God the Father when that unique declaration came to Him from the majestic glory. This is my Son, my beloved, with whom I am well pleased. We ourselves heard His voice come from heaven while we were with Him on the holy mountain. Moreover, we possess the prophetic message that is altogether reliable. You will do well to be attentive to it, as to a lamp shining in a dark place, until day dawns and the morning star rises in your hearts. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all right. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to me. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus took Peter, James, and his brother John, and lift them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as night. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make three tents here. One for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. When the disciples heard this, they fell prostrate and were very much afraid. But Jesus came and touched them, saying, Rise, and do not be afraid. And when the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone. As they were coming down from the mountain, Jesus charged them, Do not tell the vision to anyone until the Son of Man has been raised from the dead. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. Unang linggo
Cruz ay itinalaga ng Catholic Bishops Conference of the Philippines bilang St. John Mary Vianney Sunday, ang patron ng mga cura paroko, ang patron ng mga pari. So, isama po natin sa ating panalangin, isama ninyo ako sa panalangin, at ang lahat ng mga pari, lalong-lalo ng mga cura paroko, ang mga naging cura paroko ng parokyang ito. Sa panyaya ng po, may kapahangalin na ngayon ay makatulad nawa sa kabanalan ng isang pari na ang pangalan ay San Juan Maria Vianney. Kaya po yung ating second collection ay para din po sa Episcopal Commission on Clergy. Pero ang Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito ay nagpapahayag na pagbabaguhan nyo. August 6 po ay kapistahan na pagbabaguhan nyo ni Jesus. Nagkataon po na sa taon na ito, pumadak sa araw ng Lingkod. So, kaya po, mapalad tayo makapagdiwang sa dakilang kapistahan ng pagbabaguhan nyo ni Jesus. Naalala ko tuloy noong Biyernes, may yung aking pong matagal na kaibigan, kaklase, ay nag-message sa akin. So, matagal na kayong magkaklase. Matagal na akong pari. Siya hindi. Siya po ay pumunta sa ibang bansa. Sa UK po ata siya nakapunta. Minaisip niya, Father, pwede bang humingi ako ng advice sa iyo? Sige, ano yun? Kasi, Father, ay sinabihan ako ng Diyos na ako ang magpapago sa bansang Pilipinas. Medyo mabigat ng pananalita, no? Siya ang magpapago ng sa bansang Pilipinas. Yun ang pinasasabi sa kanya ng Diyos. Kaya sa unang tingin, pwede sabihin natin na ano kaya nakain ito? Baka itong isang ito ay nasisiraan na ng ulo. Pero sabi ko naman, ay let us take it as a grain of truth. Nalit. Na tayong lahat, hindi lang siya, ay binibigyan ng paanyaya ng Diyos namin. Baguhin natin ang daigdig na ito. Para sa kung nyo maalala, yung tatlong nakalipas na linggo ay alin? Ay ang karinaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Kinahaman na baguhin natin ang daigdig na ito para tunay na makita natin ang paghahari ng Diyos. So tayo rin po'y tinatawagan ng Diyos na maging instrumento ng pagbabago para lubos natin pakinabangan ng kanyang paghahari sa daigdig nito. At ito yung tingin po natin na bigyan natin ng paginilay. No? Nais natin palaging gusto ng pagbabago. Pero anong uri ng pagbabago? Layo ko minsan, nagbago nga kasi iba yung nasa posisyon. Kapag yung nasa posisyon, napalitan na balik-uli sa dating gawin. No? Nawala na ang pagbabago. Temporary lang ang pagbabago. Hindi permanent. Hindi genuine. Hindi wagas. So tayo na yan ang pong may kapananawa, makita natin yung pagbabago, lalong-lalo sa pagsakatupan ng paghahari ng Diyos. Maliit man ito, pero nawa ay ito nawa ay maging wagas. Genuine. Tunay ng pagbabago. At ito yung bigyan natin ngayon ng paginilay para sa Linggo. Dalawang bagay yun.
sa pagnanais nating makita ang paghahari ng Diyos sa daigdig na ito, sa pansang ito na kinabibilangan natin. Una ay preparation, paghahanda. Si Jesus ay patungong Jerusalem, pero siya ay tumigil sa bundok. Pinanggit po rin sa pinakamataas, isa sa pinakamataas na bundok. Sa ayon po sa mga dalupasa, ito yung bundok ng Olibo, na kung saan ay si Jesus ay nagpagawan nyo. Para ano? Para i-prepare ang kanyang mga alagad. Ianda ang kanyang mga alagad na harapin ang hamon ng krus. Sa ating pong pasimula ng pagdiriwang ng Misa Elen, to face the scandal of the cross. Sa atin ngayon, ang krus ay hindi iskandalo, kasi nakikita natin ang kahalagaan na ibinigay ni Jesus. Pero 2,000 years ago, pag sinabi natin yung scandal, nakaka-turn off yun. Mawawalan ka ng gana. Bakit? Ano ba yung plus nung nakalipas ang 2,000 taon? Ang cross ay itinuturing na lugar ng kaparusahan. Lugar ng kaparusahan sa mga makasalanan at mga kriminal. Capital punishment. Kaya medyo mabigat yun sapagkat sinasabi ni Jesus na siya yung mananakot pagkatapos mamamatay sa krus. No? Extreme. Sinasabi mo, anak ng Diyos, pero ulit, doon ka na matay sa kamatayan na nakalaan lamang para sa mga itinuturing ng mga kriminal ang mamatay sa krus. So kinakilangyan daan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Kaya napakalaga po yung paghahanda. Makita po natin, kinakailangan natin ng paghahanda. At sa maliwanag po sa atin ulit, sa anumang uri ng pagkilos, mga event, mga gathering, mas maraming panahon tayo nililaan sa paghahanda. Pero anong klaseng paghahanda? Hindi lamang yung technical, hindi lamang yung physical. Kinakailangan mo handahin din spiritual preparation. Alam niyo ngayong panahon na ito, masyado tayo abala sa mga technical preparation. Nakalimutan natin ang spiritual preparation. So, sana po may spiritual preparation. Halimbawa ko lang, sa kasal. Sa kasal ngayon, talagang pinag-aandaan. Kaya po minsan, iba, ayaw ko na magpakasal kasi ang daming hindi ako makakop up sa expectation ng pamamaraan ng pagkapakasal ngayon. Kung minsan, sabi nga ay nagpupunta pa sa ibang simula. Noong una namang panahon ay kung saan ka lang nakatira, doon ka lamang ikakasal. May tinatawag pa ngayon pre-nuptial shooting. No? Hindi lang pala artista may shooting. Mga may kinakasal may shooting din. No? Bago ikasal. So, pero ang tanong ay, spiritually prepare ka ba? Ikaw baga ay nahihanda na tumaak sa buhay ng asawa? Kaya mo na ba yung responsibilidad bilang isang mabuting may bahay, no? Bilang isang mabuting asawa at maging ama ng iyong sambayanan? No? Handa ka ba na pakisamahan ang babae niyan, ang lalaki niyan, hanggang kamatayan? Until death do us part. Mayroon pong makita natin paghahanda. Sana po may tanong natin, at kung sakaling mang wala tayong makita, sana tayo na mismo ang gumawa. Spiritual preparation. Kaya po ako natutuwa
Kapag may mga nagsasabi na Father, ay ako ay kukuha ng exam. Dahil sa insure exam, final exam, acceptance exam sa eskwelahan, hindi kaya ay yung may interview sa embassy, no? Humihingi ng panalangin, nais niyang samahan. Pero sabi siguro po, hindi lamang doon, kasi pa po ang pangumura, katulad ng bawa ng alin. It could be guided or self-directed recollection and retreats. Seminar. So, kinakailangan, tanong natin, mayroon ba tayong paghahanda? Alam niyo kung minsan, nakakalungkot lang isipin, o every year, tayo nag-aanyaya na, umuti naman kayo ng Lenten recollection, umuti naman kayo ng Advent recollection. Eh, kung minsan po, nakakalungkot isipin, kahit na yung mga ordinasyon pagsimbahan, hindi natin, paano pa kaya yung hindi kasabi ng ordinasyon pagsimbahan? Isaya ko, preparation yun ng Espiritu, paghahanda ng Espiritu upang maging lakas natin sa pagsabak natin sa hamon ng kasalukuyang panahon. Pangalawa, ang unang pagbasa po natin ngayon ay makita natin sa Ebanghelyo ni sa aklat ni Propeta Daniel, na nakita niya sa kanyang pangitain ang anak ng tao, yung isa sa titulo na ibinibigay po sa mananakop na para sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na siya ay nagahari sa kanyang kaharian, marangyan at makapangyarihan magpasawalang hanggan. So, ipinapamanit yung karangyaan ng paghahari ng Diyos. Ganon din ang matatagpuan natin sa ikalawang pagbasa. Sa ikalawang sulat ni San Pedro. Yung pag-aalala ni Pedro nung siya'y kasama doon sa transfiguration, sa pagbabaguan niyo ni Jesus, talit yung karangalan na ibinigay ng Diyos Ama kay Jesus Kristo, talit na ito yung karangalan na binigyan niya ng kapangyarihan, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So sa parehong pagbasa, ipinamamanit niyo alin yung kaluwalhatian ng Diyos na magpapaalala sa atin alin. There is no suffering greater than the glory to be revealed by God. Walang paghihirap na hihigit sa kaluwalhatian na kaabang sa atin sa paghahari ng Diyos. At ito yung ipinangako ng Poong May Kapal. Kung paano tayo maghihirap dito, mas malaki yung pangako ng kaluwalhatiang nakalaan para sa atin. Sabi naman ng isang social scientist, sabi niya, Father, ay lahat ng ideolohiya, ganun ang sinasabi. Basta sumunod ka lamang sa palatandaan, kahit ako yung ideolohiya ng komunista, yan ang sinasabi mo. Sabi mo, maaaring isa yung ipinapangako, pero yung pamamaraan para makamit na ito yalit, yung pamamaraan na ipinamanik na Jesus yalit, yung pamamaraan ng Misteryo Pascual. Ano yung Misteryo Pascual? Nandiyan palagi ang paghihirap, pagkamatay, at uling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi pwedeng mawala ang mga nabanggit na elemento. Paschal Mystery. Ano ibig sabihin? Nandiyan
Biyernes Santo, pero nandiyan din ang muling pagkabuhay. Kinakailangan parehong makita. The absence of one is a suspect. Hindi pwedeng magkahiwalay. Palaging magkakabit. So ito naman yung makita po natin na kung saan ipinamamanit ng buong mikapan. No? Kasi baka akalain natin, puro na lang paghihirap nitong dinaranas ko. Ito, mag-isip-isip tayo, baka hindi yun ang landas na nais at ahakin ng Diyos para sa akin. No? Kasi, what is the use of Good Friday without the Resurrection Sunday? Hindi na kaya kapag sinabi na ang nakikita lang natin ay puro glorious Sunday without the suffering Friday. Magduda tayo. Either lalit, sinisestok lang tayo o baka ini-scam lang tayo, niloloko lang tayo. Mag-ingat tayo. Kaya kinakita po natin yung dalawang bagay na ito na sa ating paninilay, sa pagtugon natin sa panawagan ng puong may kapal. Katulad po alimbawa na sabi ng isa, alam niyo, Father, ako ay kasi first time na nanay sa kanyang panganay na anak. Ay sabi niya, Father, ako ay pagod na pagod, huwag alagaan ng aking anak. Ano? Ay para talaga yung Biyernes Santo. Pero sabi ko, nasaan ang Easter Sunday? Kahit ako'y pagod na pagod, Father, sa pag-aalaga ng aking anak, gigising ka ng maaga, ayusin mo yung kanyang pagtimpla ng gatas, pero kapag nakita ko yung anak ko, umiti, nawala ang lahat ng pagod ko. So yun, nandun yung Paschal Mystery. Hindi yung paglaki nito, hindi, dapat doon mismo sa pag-isigap na yon. Ganon din ang kumisan sa bahagi yun na kung saan makita po natin. Ha? Mag-ingat din tayo kasi kumisan may mga tao nagsasabi na halimbawa ko, kalimitan kumisan na ayayay ka mag-invest. No? Mag-invest ka rito. No? 30% ang ibibigay sa'yo. Every month. Ang laki na naman, 30% every month. No? Pero saan ang makita? Okay, yan ay glorious Sunday. Asan yung Good Friday niya? Dapat hanapin mo. At kung talagang tunay yan, sasabihin sa iyo na, kapag nalugi ang kumpanya, ni Cinco wala akong matatanggap. Kasi bakit? Investment yun eh. Investment yun. Kaya hindi mo pwede ilagay lahat ng pera ko doon. Kasi investment yun. So kinakailangan mo palagi kung wala, niloloko pa lang niya. So itong dalawang ito, ang pamamaraan ay pinamamanig ng puong may kapal. Hanapin palagi natin sa pagtahak na sa daigdig na ito. Pero huwag natin kalimutan na rin yung nakalaan na gantimpala para sa bawat isa sa atin na higit sa anumang paghihirap na pwede natin danasin sa daigdig na ito. Pero huwag natin kalimutan na itong dalawang ito ang magiging pamantayan natin ng pagtahak natin sa daigdig na ito. Na masabi natin na nasa tamang landas ang pagtahak ng plano at ng mga pagkilos na ginagawa ko. Kasi bakit? Ito yung dinaanan ng ating Panginoong Jesucristo. Dito siya dumaan sa paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Na huwag tayong mag-aalinlangan sa bakit, sigurado, kung ito yung pinagagawa sa atin ng Diyos, sabi nga, bilang businessman, sasabihin siya, hindi ka malulugi. Bilang mananampalataya, sasabihin sa inalit, hindi masasayang ang pagod mo. Sabagat yung pananampalataya mo, higit na magdudurod sa iyo ng pagliligtas ng Diyos. Sito mong dalawang itong iniwanan ko sa inyo ngayon bilang bahagi ng ating paninilay. Gusto natin na ang tunay at wagas ng pagbabago, authentic change, ito yung tingnan natin.
mayroon ba tayong spiritual preparation? Kung wala, gawa natin ng spiritual na paghahanda. Pangalawa, palaging makita po natin yung daan na tinatahan natin niyang daan na walang iba kundi ang daan ng karanasan ni Jesus. Kasi yun ang pinapamanik eh, no? Yung transfiguration is ano eh, patikim ng langit. Patikim ng langit. Kaya kahit pa paano, kahit na wala pa tayo sa langit, sana makikita natin yung palaging interplay ng dalawang ito. Suffering, death, and resurrection. Nandiyan palagi ang Biyernes Santo at ang Linggo ng muling pagkabuhay. Hindi pwedeng pag-iwalayin ang dalawang ito. Kasi yan yung karanasan na dinahanan ng ating Panginoong Jesucristo. At yan din yung nais niyang daanan natin para tunay na makita natin na nasa tamang landas na tayo tinatahan. Tama na itong pagbabago na hinahanap natin. Tunay na kasama natin sa karanasan na ito ang ating Diyos. Please, I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten and made consubstantial with the Father. Though he all things were made for us men and for our salvation, he came down from heaven. And by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered that he was buried and rose again in the third day. In accordance with the Scriptures, he ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken to the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. The Almighty Father revealed in Jesus Christ the four days of the glory that can ultimately be ours, if we only listen to the words of his beloved Son. Full of trust and confident in his love, Lord, be our light and our strength. Lord, be our light and our strength. For the church, the people of God, Lord, be her guide as she faces misunderstandings and trials. For being true to your word, we pray. Lord, be our light and our strength. For our political and other civil leaders, Lord,
Give them courage and perseverance in doing what is right, especially when it proves difficult and unpopular. We pray. Lord, be our light and strength. For young people, Lord, let them come and listen to you instead of escaping from life's problems through drugs, premarital sex, and bad company. We pray. Lord, be our light and our strength. For the victims of poverty and injustice, Lord, comfort them and inspire hearts and hands willing to help them. We pray. Lord, be our light and our strength. For our beloved dead, Lord, give them a heavenly inheritance together with the angels and saints. We pray. Lord, be our light and our strength. Father, touch our hearts and make us receptive to your grace. Grant us contrite heart and steadfast spirit to remain faithful to you and your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Please be seated.